nila. Ay, ang pinaka maganda pa nito, ha? Ano yun? Gamit nila yung pinaka bagong skin ni Chol, the stun skin na ngayon magpapakita ng gilas. Si Doc Rebo and si Hate. Let's go into the game, Rob Luna. Nako, dito na magkakalabasan ng mga freestyler, di ba? Oo, ito yung pwedeng yung may mga, ayan, nakikita mo na, may mga sticker. Oh. Pwede pa mid-air pag sumipa. Ang ganda pa naman ng skin na to. Talagang kitang-kita mo yung buong effects ng Way of Dragon. Nagsiskateboard yan kapag nagsisecond skill, kung hindi ako nagkakamali. Pero mas excited ako kung paano magpapano to. Kasi alam nga natin, si Hate, hindi ito sa, hindi pa, nakita mo na, tama, si Hate gumamit ng show. Oo nga, bihira natin makita. Kaya tignan kung ano, nagkakadasha na. Ito pa yan, no? Kapag show ang gamit mo, nakatapat mo, minsan dapat kabisado mo rin yung cooldowns niya. Ay. Para alam mo kung kailan ka susugod, alam mo kung kailan ka a-uppercut, alam mo kung kailan ka magsastun, magka-lockup. Saka yung proper timing mo rin sa jit kundo mo. Tignan mo, medyo nagkakaabangan lang sila dito. Yung mga poke damage kasi, yung 1v1, medyo ibang art kasi ito ibang sa Mobile Legends. Ibang rap yan, no? Kung baga, merong mga tropa natin na mga streamers din, no? Na talagang legit sa mga one-on-one, may mga technique talaga. Meron pang tinatawag dito na ubusan ka agad ng minions para level 4. Ay, oo. Pero parang ganyan, ginagawa nila yun. Galing pala umiiwas ni Hate doon, ha? Abang klase si Hate. Oy, biglang Shunpo in! And Jit Kondo in si Hate dito. Kalahati buhay nila, pare, ha? So parang ang banat mo pala rito, napansin mo si Rebo, hindi siya gumalaw. Kasi alam niya, yung Jit Kondo medyo magdadash pa ng konti. Lalagpas. So, sabi mo, yung timing. And sa makikita mo sa pacing ng laro, medyo nakakalamang ng konti si Rebo, ha? Interesting to, Rob Luna, no? Bukod doon sa mga timings, kung papagmasdan mo din, pati items ay malaki din yung factor dito. For sure. Kumuha na kagad sila dito ng mga armor boots para sa kanila. Even yung high and dry at saka flicker, parehas na parehas, pare. Yan yung mga talagang uunahin mo for a 1v1. Not only the high and dry, and as well yung mask. Mahalagang mahalaga sa mga 1v1s yung mga mask. Kasi, well, mag-isa ka lang, and yun yung nagpapaangat or nagpapabilis ng goal mo. Pero to, level 4 na sila parehas dito. Oh, nag-flicker is dito si kaibigang Hate, pero sumablay yung kanyang sipa sa may sticker. So, ang si Dong Rebo, pare. Ang style mo pala talaga dito, Kuya Manjin, no? Kailangan mong malikuran yung kalaban mo para masipa mo siya papunta sa tower mo. Sa tower mo, para meron kang extra damage na makukuha. So ngayon, alam na ni Doc Rebo na walang flicker si Hate. Dito na rin kasi papasok yung tinatawag nating mind games. And look at this, Promi style pa nga si Doc Rebo. Pero may mapagkasipa, second skill. Oo, kasi iniwasan niya rin kasi there's a possibility na tamaan siya ng dalawang beses nung tore na to. Oo. So, masasabi natin dito kay Manji na medyo aabot mo ng lampas ng for sure 5 minutes. Kasi may energy shield pa eh. Oo. So, magkakaalaman talaga tayo dito pagka nawala na yung energy shield na yan. And if ever, kung ano ba yung magiging unang item, kadalasan kasi sa mga ganito, heptasi. Para ano agad, no? Para talagang kill kung kill agad, down kung down agad. Pag na-assassinate mo using the heptasis, pansin ko lang, no? Parang ang ginagawa ni Doc Rebo dito sa mind games niya, dapat laging siya yung mauuna sa wave. Oo. Para makapwesto siya. Tama ba? Totoo. Parang ano eh, same din yun ng ano eh, ng pagka nagka-cut ka ng minion wave, tapos meron kang chance na makapag-abang kay Hate or dito sa kalaban mo. So hindi pa natin alam, ha? Kasi guys, kung in layman's term, parehas lamang. Ito pala nangyayari. Ito pala maganda diyan, Manjin. Medyo ito, kumbaga, ito yung pinaka ano, appetizer natin. Kasi syempre, itong 1v1 na to, magpapainit to sa mga pros natin. Actually, init na nga ako eh. Diba? Nagulat nga ako, wala sa memo yung 1-on-1 eh. Nagka 1v1 bigla. Ang maganda niyan, syempre, kung kahit sino man ang manalo dito, pwedeng ibawi sa 5v5 mamaya. Nung nakita ko kasi yung banters ni na Doc Rebo, kasama din na Doggy, kasama din na dito. Parang itong yayaan nila ng 1-on-1, kailangan din kasi uminit yung mga kamay nila eh. Kumbaga, pag show yung gamit mo, isa to sa mga pass hands talaga na hero. Oo. So ngayon, pag kumbaga, parang mala-warm up yung datingan dito, pare. Tsaka mind you, nung nag-post si Andrea, nang naghahanap siya ng kakampi, isa si Rebo sa mga unang nag-reply. Una nga, pinaka-una nga eh. Pinaka, silang dalawa ni Rapli siya. Alam mo naman si Doc Rebo, matinik talaga yun. Ay, the doctor is in. Ay, di naman siya tatawagin doctor kung diba? Hindi siya mahilig pumasok. Exacto. Kasi the doctor is in eh. Oo, totoo. Kaya tignan mo ang nangyayari ngayon. Sabi naman dito ni Hayden, walang doctor sa akin, pero kalahati na yung buhay niya. Ay, speaking, pinasok sa loob ng tore, ha? Aray, kutay! Oh! Nakapag-skateboard out pa nga si Kuya Hayden. Hindi din talaga basta-basta, Rob, eh, no? Medyo crucial din. Sa totoo lang, Kuya Manjin, isang, katulad niya, buo na yung heptasin ni Kuya Rebo. Oh! Uy!
Pumapampake pa, no? Pumampake. Pero kung tinamahan siya ng Jitcon ko doon, mukhang delikado si Kuya Ita. Oo. Pero tama ka, no? First item, heptasis talaga. May ganong klase talaga na kailangan mong gawin para makill mo kagad itong kalaban mo. So, Doc Rico, may unting kalamangan lang in terms of position, pare. Pero kasi, kung titignan mo yung gold, si Hate ang lamang. Lamang siya, lamang 200 siya. 200 lang, oo. Oo, kasi may mga part dyan ang galing dun sa may energy shield. Pero yung abang dito ni Hate, ha? Ay, medyo, ang tanong abang dito, aware ba si Rebo? Bumelo na! Oh! Freestyle show is real! May sipa mula dito kay Doc Rico! Ayan na nga! Counter sipa! The double sipa is real! Dash in para kay Rebo! Joke lang pala yun. Oh. Joke lang! Oh. Pero ang ganda nung nung counter initiate doon ni Rebo, akala ko nga kakayanin niya nang mapatay doon si Hate eh. Ibang klase pala pag one-on-one, no? Para pa lang tayo nanonood ng boxing, Rob. Totoo. May round one, may round two. Yung kumbaga, nare-reset lang yun kung sino yung unang uuwi. Oo, pero dito, may sipa. May sipa na ginagawa dito. And yeah, mukhang magbabak na si Rebo dito. And still, both of that players, wala pang nagkaka-first bloodan. And wala pang tower na namamatay. Pero dahil kasi si Doc Rebo, siya ay nauuna sa wave, mas lumalamang siya pagdating sa pagbawas ng tore. Tignan mo, bawas na yung tore ni Hit. Yes, kaso ito medyo lumamang ng konti dito si Rebo kasi nasabayan niya yung minion wave niya sakto sa pag-uwi niya. In terms of HP, lamang dito si Rebo across kay Hit. Ay, oo. Kasi hindi siya umuwi eh. Ayaw kasi ni Hit eh. Si Hit yung tipong... Hit niya umuwi eh. Siya yung tipong nasa labas na, pawis na, oh. Curfew na, hindi pa rin uuwi. Ayaw talaga. Gusto yung sinasaway ka muna. Oo, Hit niya talaga umuwi, Rob Luna. Kaya dahil dyan... Nag-take advantage si Doc Rebo dito. Tignan mo, hanggang ngayon, hindi. Ginamit lang yung regen. Oh, umaprove lang. Oh. Umaprove lang. Kaya ko pa ito. Inacknowledge na nga na ayaw niya umuwi. Oh, ayaw ko ito. Tignan mo ha. Pero kasi, sabi ni Kuya dito, kaya naman daw i-regen. Palag-palag naman yun kasi. Yun yung rason kung bakit siya may healing necklace kanina. Totoo. Tsaka kasi kung iisipin mo, pare, kung umuwi si Hit dito ng buhay si Doc Rebs, pwede kasing mabasag yung tore. Kaya kumbaga good decision making din para kay Hit dito. Parehas yung players dito na talagang bukod sa skills na ginagawa nila, mind games ang key to victory nila dito, Rob Luna. Oo. Saka ginulat ako ni Hit dito. Sabi natin, mas multi-role si Rebo, pero si Hit sumasabay din. Alam mo naman, di ka tatawagin pro kung hindi ka mahilig sa mga moves. Nice kick mula dito kay Hated. Pero hindi magiging enough to get the first blood as Rebo will just recall out. Kamuntikan pa siya doon, Rob. Oo, pero kailangan mag-ingat na ni Hate dito. Nakamalific roar na si Doc Rebo. Si Doc Rebs, So, physical penetration, talagang mananakit talaga ito. Umaabot na tayo sa point na na na-out damage na yung mismong HP ko. Parang, pag tumagal pa to, like sabihin na natin another 5 minutes, aabot na tayo sa parang isang buong combo, kaya niya nang pumatay. Kaya nang kumili, no? Alam mo, dito magkakatalo Bukod kasi sa mechanical mind games, yung items, kapag nauuna, dito ang isang certain player sa items, kahit mauna ka pa sa combo, basta't yung item niya perfect na sa stat niya, tama ka, pwedeng maki-KO ka agad. Oo. Pero sabi kasi dito ni Hate, wait lang guys ha, kalma lang kayo. Meron na rin ako malefic roar. Ayan na. Rebo? Left jab, right jab, super kick. Back. Switch in. Wala pa si Hate pa. In. The switch in music. Flickerist out! Grabe naman yung dodgeballs! Katiting na lang yung buhay ni Rebo doon! Wow! Nirespe! Alam mo, akala ko papasukin na talaga ni Hit yun sa loob eh. Pero ito, ito yung isang winning condition, Kuya Manjin ha. Pag nabasag to ni Kuya Hit, baka siya na manalo dito. Kumbaga, pag pinapula mo pala yung kalaban mo, tapos ang boxing, there you have it! Hit will take the first game dito sa 5-1-5 Philippine All-Stars 1-on-1. Nako, pero wala rin kasing choice na si Rebo. Kailangan niya na rin talagang umuwi. At